Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo guys, I'm back. This is DJ and welcome sa aming vlog. Today's vlog, ito share ko sa inyo kung paano ang version ko ng tuna kilawin. So guys, maraming version ng tuna kilawin. Pero nagsishare ko sa inyo, eh, sariling version ko lang ito. Kaya, yun. Sariling version, so akin lang ito. Wala tayo pakialamanan. So first, na gagawin natin, huhugasan muna guys. Ang pinaka number one secret para sumarap yung tuna kilawin is yung sa paghugas ko lang. So ito, nahugasan ko na kanina ng tubig. So ngayon, huhugasan natin siya ng suka. So guys, suka. Kailangan hugasan mo siya ng suka. So ilagay na natin suka. Okay. So yan. Ayan lang. Napakasimple. Gaganyan-ganyan mo lang siya guys. Halu-haluin mo lang. Malinis naman itong kamay ko. So walang problema. Tsaka ako lang din naman nakakain na ito. Kaya wala rin problema. So after nyan, lagay na natin suka. Nahugasan na. Pigaan natin ng calamansi. Para sigurado tanggal yung lansa. Guys, okay. Calamansi. Mga tatlo siguro. Tatlong calamansi. Okay. Ayan. So, ayan. Naluluin lang ulit natin para mag-sync yung ano ng calamansi. Ayan. So, okay na to guys. Ngayon, ang gagawin natin, pipigaan natin siya. So, ito guys, check nyo. Ayan lang, napakasimple. Pipigaan natin siya ng ganyan. Para lumabas yung mga lansa niya. Ayun, lag-lag. Pero okay yan, halimus naman yan. Pigaan natin siya. Meron kong strainer. Pwede lang kayo gumamit ng strainer. Ayan, ganyan siya. Tapos, yeah, guys, okay na. Pwede yan. So, yan. Iwan pa. And guys, pwede na yan guys. Kaya ako nahuhugasan yan. So, ililipat ko lang siya sa malaking mangkok guys para madali ko siyang mahalo. So, yan. So, yan guys. Ready na. Ready na ang ating tuna. So, ilagay na natin yung mga ingredients niya guys. So, first, ang ingredients na ilalagay natin, etong sibuyas. Look at this guys. Sibuyas. Ilagay lang natin. Ayan lang. Lagay lang natin. Huwag kayong matakot maglagay. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Baka mas tanggal yung lansa niya. Ako, ginagawa ko, kada lagay ko ng mga ingredients, inahalo-halo ko na siya guys. Para mag sink na agad yung lasa niya. Halo-haloin mo lang. Next mo ilalagay yung luya. Ayan guys, luya. Kahit anong luya. May ibang klase ba ng luya? Wala na yan, di ba? Ah, meron. Luya yung dilaw. Wag yung luya yung dilaw kasi hindi siya bagay rito. Haluin mo lang ulit, guys. Yan. Ganyan lang. Tapos, pwede mo nang ilagay yung asin at bechin. Ilagay mo na lahat yan. Nakadepende yung paglagay ng asin tsaka beti sa panlasa yung guys ha. So kung medyo kulang kayo, ako nilagay ko lang dito
ang asin, 1 tablespoon. Tapos yung bechin, kalahating kutsara ang ilagay ko. So, nasa inyo yan guys kung gaano karami ang ilalagay mo. Maglalagay din pala ako dito ng asukal. Masukal guys, equalizer siya sa lasa. So, sa akin, sa panlasa ko, mas gusto ko yung medyo naglalaban yung tamis, asin at yung alat. So, naglalagay ako ng asukal. Pero konti lang, huwag masyadong matamis. Kasi pag masyadong matamis, pangit na rin yung lasa, nakakaumay na siya. Naglagay din ako ng konti ng seasoning, yung magic syrup. Haluhaluin nyo lang guys. Yan. Halo lang. Number, ang pangalawa sa sekreto, yung paghahalo. Kailangan, mahalo mo siya ng maayos. Lagay ka na rin ng suka. Lagay mo na yung suka na natira. Pero depende pa rin sa inyo yan guys, kung anong panlasa nyo. Kung gusto nyo ba ng mas maasim. Gusto nyo ba ng medyo maalat, matamis. So, nasa inyo pa rin yan guys. Sorry pala yung kung naririnig niyo yung tahol ng aso ko. Nasa labas nakaamoy niya kasi kung ginagawa ko tuna, kilawin. Halo-halo lang guys. Halo-halo niyo lang. Yan. Tapos lagay na natin tong lagay din tayong kalamansi. Huwag mo na isama yung buto guys kasi pag sinama mo yung buto, isama yung balat. Pag nasama yung pinagsinama mo yung buto, pag nakakain mo, mapait. Kaya, hanggat maaari, ako hindi ko sinasama yung buto. Kaya ginaganto ko ng kutsara. Tatlong kalamansi yung dinagdag ko guys. Yung kanina, naglagay ako para yung dun sa paghugas. Ito naman, para sa lasa niya na talaga. Next mo na rin yung sili. Yan. Tatlong sili lang nilagay ko. Para hindi naman masyadong mahang. Pero nasa inyo pa rin. Nakadepende sa inyo yan guys. Kung gusto nyo na mas mahang, maglagay nyo. Ako tatlo lang para hindi ganun kamahang. Tapos haluin nyo lang ng agay guys. Pause on me. Ayan, haluin nyo lang guys. Ako, naglalagay ako ng pipino. Nilalagyan ko ng pipino yung kilawin na ginagawa ko. Lalang, trip ko lang na may pipino. Nasa inyo yan. Optional naman kung gusto nyo maglagay or pwede rin hindi na. Pero ako, mas gusto ko may pipino kaya lagi ako naglalagay ng pipino sa kilawin. Yan. Halo-halo lang. Ang number, ang sikreto sa kilawin, yung sa paghahalo. Yan, malapit na to guys. Konti na lang. So, tapos na tayo. So, guys. Ready na ang ating tuna kilawin. So, check nyo to guys. Tingnan nyo. Yan. Look at that, guys. O, di ba? Itsura pa lang. Itsura pa lang niya. Talagang matatakam ka na. Taog na naman ang kaldero na ito, guys. So, ako, nilalagyan ko ng yan, mga bilog-bilog na cut ng pipino para na rin maganda yung presentation. Nakadepende yan guys ha, kung anong gusto nyo cut ng pipino. Sa akin, square tsaka bilog, walang problema. So, yan. Tapos na ang ating tuna kilawin. So, guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sana may bago akong kaalaman na naituro sa inyo pagdating dito sa tuna kilawin. So, kain na na! Bye-bye! Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up! Today's gonna be a good day.